Tecno Povo 6 Pro 5G is in the house. Tanggalin muna natin yung plastic para mas ma-appreciate natin yung box. Ayan, so silipin natin yung packaging. And the first thing that you'll notice is that this is co-branded with Farlight 84, which is a multiplayer game similar to PUBG, parang multiplayer survival game. 12 gigabytes yung physical plus 12 gigs of virtual RAM, 6,000 milliamp hours of battery, 70 watts, fast charging. Tapos finally, for the first time in the POVA series, we are getting an AMOLED display, 6.78 inches, tapos 120Hz yung refresh rate. We also get dynamic mini LED effects. Ano makikita to? Sa rear panel, at makikita nyo na nakaprint yung rear panel dito. Pero huwag nyong masyadong intindihin to kasi ito yung gray version e nakalagay dito sa ilalim that we have the Comet Green variant. It runs on the MediaTek Dimensity 6080 5G platform. For cameras, we have a 32 megapixel selfie camera with dual LED flash. And for the main sensor, you have a 108 megapixel camera. So may mga nakaprint pa dito, basahin nyo na lang, i-proproject na lang natin yung specs sa screen. Hindi match yung loob na box dun sa sleeve kasi green yung pinakaloob tapos medyo dark mode plus orange yung pinaka-sleeve. Ito yung maganda kay Tecno. Kahit papaano, kakaiba yung kanyang packaging. Kahit yung pinaka-box na supposedly simple looking, meron ding mga small artistic details na nakaka-enhance at nakakadagdag ng appeal ng kanyang packaging. Uy, may stickers. Siyempre, meron tayong 13 months warranty galing kay Tecno Philippines. Meron tayong libreng Farlight 84 stickers. Kakaiba yung ating jelly case. Yung kanyang edges is made of a silicone-like material. Pero kung mapapansin nyo, yung likod niya is transparent, which is meant to display the back panel or the design of the rear panel. Ito yung kanyang kasamang charger, 70 watts. Medyo malaki, medyo mabigat, pero fast charging siya. So, ayos. Okay. Meron tayong wired earbuds na libre, which is still nice. We don't normally see that anymore. That only means that the phone has a 3.5mm audio jack. Whoa, guys. Grabe, ang ganda ng design. Kakaiba. Akala natin cute na yung design ng POVA 5 at POVA 5 Pro. Pero this time parang mas na-enhance pa yung kanyang style. Kasi meron tayong mga accent. Tapos meron mga small print. Tapos may mga fine details. It actually reminds me of a Gundam like a Zaku or an Evangelion. Ayan, finish na tayo mag-setup. So, ito siya, Tecno POVA 6 Pro running on Android 14 with HiOS version 14.0. Ayan, double check lang natin ha. Dimensity 6080. Tama naman. Okay, 12 gigs of RAM at enough na rin natin yung Memfusion. So, one of the first things that I immediately noticed about this phone is the bezels. Yung kanyang chin ay kahit pa paano proportional. Mas manipis pa rin yung bezels dun sa left and right, pero hindi na ganun kakapal yung chin. Mukha siyang mas premium. Another thing that I wanted to point out is the software side. Since this is already co-branded with Farlight 84, yung bloatware, kung makikita nyo, halos wala. Meron lang TikTok, Facebook, Shopee, tapos yung HiOS family of applications. So, malinis siya, di ba? Tignan lang natin yung game space. And this is one of the features that comes with HiOS. Looking at the top, you have your usual monitors like CPU and memory utilization, tapos yung temperature, pati battery. Let's look at the control panel. You have three mode of operations. You have balance, pati performance. If you wanna maximize your phone, if you're doing some heavy processing stuff. Tapos meron GPU settings such as anisotropic filtering tsaka texture filter. Uy, interesting ah. Esports grade touch control. Ano ba to? And when it's on, provides control experience for games and reduces control response time. Tapos may tap sensitivity tsaka swipe responsiveness.
Tignan lang natin yung settings, okay, sound effects, saka game status detection. Then from here, you can also manually add games in case hindi siya na-auto-detect ng game space. At, uy, ang weird, Farlight 84, yung co-branding ng phone, hindi siya na-auto-detect. Guys, you have to fix this. Medyo nakaka-surprise. So once na-add mo yung game sa game space, meron siyang dalawang feature na ma-enable: smart frame stabilization tsaka network boost. Explore naman natin ngayon yung kanyang video playback capabilities. So our source is 4K HDR, and as you can see, we can only play 1440p 60fps. Solid yung sound quality, pati yung image quality na nakuha natin sa Tecno Pova 6 Pro. Medyo napansin ko lang, there is something about the display panel. Despite being AMOLED, parang may konting color shift siya pag nag-move ka or nag-iiba ka ng viewing angle. So yung pinaka the best would be to view the phone from the front. Pag nasa side, parang sa tingin ko lang, medyo namumula-mula yung kulay. We have Widevan L1 certification, which means we will be able to stream HD and above quality DRM protected content in streaming services such as Netflix and Amazon Prime. Yung nga lang, wala rin siyang HDR capabilities. You're gonna want them later. Solid, maganda yung playback sa Netflix. Gumako naman tayo sa camera, isa-isayin natin ha. Few observations. Number one, yung video niya maganda, mukhang promising kasi meron siyang image stabilization for both the rear and the selfie camera. Yun nga lang, medyo mag-zoom siya ng konti, understandably because kumukuha siya ng image data sa sensor tapos nililitan niya para mag-stabilize yung video output. Tapos, syempre, you have dual LED flash both in the rear and in the selfie camera. Also, what's interesting is that you can shoot 2K 30fps videos with both the main camera as well as with the selfie camera. So, kukuha tayo ngayon ng mga sample videos and photos. Abangan nyo na lang yung result. We'll be posting them on our social media, pati na rin sa ating YouTube channel. Explore naman natin ngayon yung dynamic light effect, which is one of the features na talagang nakaakit sa phone na to kasi meron siyang mini LED display sa kanyang rear panel. Ito yung mga options ng dynamic light effect. Similar siya sa kanyang predecessor noon. Nakita na natin to sa Tecno Pova 5 series. You can control the lighting in call or notification, music, tsaka pag nagko-connect. So, meron kang preview kung ano yung magiging itsura niya. At ang cute kasi kakaiba, nakaka-enhance dun sa itsura ng phone. Siyempre, umilaw din siya pag nag-charge at pag naglalaro ka ng games, pati na rin kung kumukuha ka ng photos. Wow! Ganda! Isa pa nga, i-zoom natin. Ganda, di ba? Sabi dun sa settings, iilaw daw to pagka nag-take ka ng video. Ito. Okay, bago tayo maghiwa-hiwalay, silipin na natin yung memory at storage modules. And as you can see, we have LPDDR4X for memory as well as UFS for our storage. So, it should perform really well. May tanong ba kayo tungkol sa Tecno Pova 6 Pro? Iwan nyo lang sa comment section. At kung may gusto kayong makita, let us know as well para i-consider namin yon sa ating ilalabas na full review. And in the meantime, maglalabas din tayo ng mga gaming tests, mga sample photos and videos. Hanapin nyo lang yung channel namin, Tech Kuya, on YouTube. And this has been Kuya Den. Kita-kita na lang tayo doon. Paalam!